Alright mga buddy, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay about dun sa nabanggit ko sa inyo dun sa last video natin, kung saan pwede tayo mag-apply bilang isang trainee for trailer truck driver o kaya bilang isang trailer truck helper. So ito, magandang opportunity para sa inyo sa mga nangangarap na maging isang trailer truck driver, lalo na yung mga gustong mag-Canada. Kaya panoorin nyo to, para sa inyo to mga buddy. So start na tayo. Itong kumpanya na to, ito yung naging first step para sa akin upang maabot ko yung pangarap ko bilang isang trailer truck driver. Kaya lang hindi ko natuloy yung training na yon, gawa nga nung nagipit ako sa panganganak ng sasawa ko. Kaya napilitan akong bumalik sa pamamasada bilang isang trailer bus driver sa EDSA. Dati pala akong bus driver ng Pasqualiner, biyahing Novaliches Alabang. At kahit di ko natuloy yung training na yon, pinalad naman tayo na matupad pa rin yung pangarap natin. So ito nga pala yung kumpanya na yon. Ito yung Koinonia. At may mga sister company rin ito. Ito yung Pixan, Kinosis, at saka yung Bulk Flour Haulers Corporation. At ito yung mga kumpanya na nag-aakot ng semento tsaka harina. Ito yung mga hauler ng Cemex tsaka solid cement at whole seam, nag-aakot din sila doon. Mga bulk yung mga trailer nila, tsaka may pangharina din sila na mga bulk. At ito, nagkakandak sila ng training for trailer truck driver para dun sa mga qualified na mga pahinante na nagnanais na maging isang trailer truck driver. At open din sila dun sa mga driver na mga street trucks. Kagaya ko dati, in-interview ako dun, nung nag-apply ako dun, tinanong ako kung ano yung mga experience ko bilang isang driver. Yun nga, sinabi ko marunong na ako sa mga mula sa maliit hanggang ano, hanggang 10 wheels pa lang yung nahawakan ko noon. Kaya gusto kong magdagdag ng experience para dun sa pangarap ko. At swerte naman tayo na natanggap tayo doon at nakapag-umpisa ako sa training na yun. Kaso nga lang 1 week lang ang tinagal ko doon. Pero di naman ako nagsisi na kahit 1 week lang ako doon sa training na yon, dahil 2 days pa lang nakuha ko na yung atrasan doon sa atrasan ng trailer. Di naman ako nahirapan na di naman ako nahirapan doon sa training na yon. So yung training na yon, maganda yun para sa mga nangangarap na mag-Canada. Kasi pag nag-apply ka doon, kailangan mong pirmahan yung kontrata na bago ka makalipat sa ibang kumpanya, pagkatapos ng training, may pipirmahan kang kontrata na doon ka muna sa kanila good for 3 years. Kaya yung 3 years na yon, sapat na yon na experience nyo. Kasi karamihan ng requirements sa Canada o kaya sa ibang bansa, 3 years straight dun sa isang kumpanya. Kaya siguradong qualified kayo dun pag nag-apply na kayo dun.
Tapos yung mga wala pang experience bilang isang truck driver, pwede kayong mag-apply bilang isang pinante o helper para ma-familiarize nyo rin yung kung paano magpatakbo ng truck, paano mag-operate dun sa bulk, at anong mga dapat gawin para dun sa katulad ng defensive driving, kung ano yung mga dapat mong tandaan sa mga kalsada, mga road markings. Kasi nga, dapat makabisado mo rin yon para dun sa kapakanan din ng ibang gumagamit ng kalsada. Kasi hindi naman po pwede na wala ka pang alam sa pagmamaneho ng truck tapos doon ka magpa-practice sa labas. Kaya nga nagtayo sila ng training ground doon sa kumpanya nila para pag binitawan ka na talagang defensive driver ka na. May iwasan yung mga abiriya sa daan. So, mga units pala nila doon, meron silang Isuzu na latest to mga buddy, no? Yung mga di karate, may Huwu, Man, Bulbo, Hyundai, Puton, Puso, Dongfeng, Qinglong, Pino, tsaka may IH pa rin sila doon, may international. Yung ginagamit pala sa training, IH, tsaka yung latest ng Isuzu. Siyempre, magpa-practice pa lang naman. Unang pa-practicean nyo yung IH. Kasi di pa naman ganong maselan yun sa pati yung transmission niya. Tapos, pagka marunong na kayo, lalo sa cambio, kabisado nyo na, doon naman kayo sa Isuzu para ma-familiarize nyo rin yung tawag niyan, yung di karate na transmission. At meron din silang may instructor naman doon sa Bulacan. May instructor doon, tapos bibigyan kayo ng dalawang libro yata, makakapal na libro, doon kayo mag-i-study. Tapos araw-araw yun may halo yun, may theory tapos actual. Pagkatapos magle-lecture muna kayo bago kayo mag-actual doon sa oval nila, para alam nyo yung mga gagawin nyo. Tapos pagkatapos nyo doon, siguro mga isang buwan lang siguro yung training na yun, matatapos nyo na yun. Tapos pagkatapos nyo doon sa training ng parking ng trailer, ipapasa na naman kayo doon sa isang garahe nila doon sa Antipolo, para masubok din yung ahon lusong ng skills nyo bilang isang driver. Kasi hindi naman lahat ng daan ay patag, meron din yung kaya meron din training ng paahon tsaka palusong. Kasi hindi biro yung dadalhin yung truck, kasi loaded yan ng tuni-tuni ladang semento tsaka arena. Kaya kailangan na masubok talaga yung skills nyo doon. At ang pagkatapos ng training nyo doon, pagkatapos nyo doon sa isu, sa tawag nyo, sa Antipolo, mag-a-apprentice na naman kayo doon sa mga unloading, kagaya ng doon sa Pasig. Unloader muna kayo doon, taga-operate kayo doon sa bulk. Tuturuan kayo doon paano i-operate yung bulk, kasi hindi naman po pwedeng basta-basta na lang i-operate yun. Kasi pag nagkamali ka doon, maaring magbara yung semento doon, backload yung pangarga nyo. Tapos kung mag-a-apply ka bilang trailer truck driver doon, kung may experience ka ng konti, kahit 1 year, tumatanggap sila doon. Matik na yon, may per trip ka na noon. Kumbaga, yun na yung position nun na ina-applyan, rail truck driver. Tapos yung sa mga training doon, dati yung nag-training kami noon,
imbis na sila ang maniningil para doon sa training, sila pa ang nagbibigay ng allowance. Ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin yung sistema nila, kasi dati binibigyan kami ng allowance para sa pangkain namin, kaya kahit papaano hindi kami magugutom habang nasa training. Pagsikapan nyo rin na matuto kayo kagad para mabilis kayo mabitawan at makapag sarili ng unit. At ang sa ano naman, sa driver tsaka finante nun, may ano naman, maganda naman yata ang bigayin sa per trip doon. Hindi ko lang kasi na ano yung per trip nila doon, pero per trip tsaka meron din silang kumbaga team based na sahod, kumbaga paghahatian niya ng grupo yung sasahurin nyo. Hindi naman kayo talo doon. Tapos ano pa, mga benefits nila, kumpleto rin sila. May government benefits like SS, PhilHealth, Pag-ibig. Tapos meron din silang 13 month pay, company loan, health card, tsaka pabahay, meron din sila nun. Tapos ano pa, yung mga biyahe nila, Batangas, Bulacan, Laguna, Tarlac, Rizal, tsaka may Metro Manila. Ang madalas nilang mga pinagdi-deliveran dito, yung mga batching plant pa yung tawag nun, sa mga ano, yung katulad ng ano, yung mga nagbubuhos ng simento sa kalsada, ay may mga mixer, yun yung mga dinideliveran nila. Katulad ng ano ba yun, mga nakikita natin, mga batching plant ng solid mix, ganyan. Meron din sa Dicon, ganyan. Yun ang mga madalas nilang pinagdideliveran. Tapos may tukod allowance din yung mga driver tsaka finante nila. Kaya di naman kayo talo nung kahit na matukod kayo na isang araw, bayad pa rin yung tukod nyo doon. At pagka natanggap tayo doon na bilang isang trainee for trailer truck driver, huwag naman sana nating abusuhin yung kumpanya, kasi bihira lang yung kumpanya na nagbibigay ng ganung kagandang opportunity para sa atin. At tanawin sana natin na utang na loob yung binigay nila sa atin na opportunity, kasi isa yun sa mga steps para maabot mo yung mga pangarap mo. Kaya pag-ingatan mo yung posisyon mo doon pagka natanggap kayo doon, kung trainee ka man o kahit pagtapos yung training na yon, tapusin nyo yung kontrata nyo doon para solid yung experience nyo bilang isang trailer truck driver. Pagka nag-apply kayo sa iba, hindi kayo mare-reject kahit mag-apply pa kayo sa ibang bansa. Kasi karamihan ng mga nag-hiring ng trailer truck driver, kailangan yung experience mo, solid yung experience mo, kasi hindi biro yung pagmamaneho ng trailer truck. Kaya kailangan na maganda yung record mo. So ito pala yung address ng pag-a-apply nyo dun, mga buddy, no? Makikita nyo dyan sa screen, na ilalagay ko na lang din sa screen. GF Pixan Building, Kilometer 22 Manila East Road, Barangay Dolores, Taytay, Rizal. At dun sa Bulacan naman, Barangay Minuyan, Marlin Road, Poblacion Norsagaray, Bulacan. At ang recruitment schedule doon, Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. And look for Miss Abby. So, ayan. At yung contact number niya, ilalagay ko na rin dyan sa screen. So, ayan. Sana pag natanggap kayo doon, mga buddy, yun nga, huwag kayong magpasaway doon para maganda yung record natin doon. So ayun, dito na natin tatapusin yung ating video. Sana makatulong to sa inyo, mga buddy. At God bless sa ating lahat. Ingat tayong lahat.